So ngayon punta muna po tayo dito sa MT5 guide. Dahil nakapag-download na po kayo ng MT5 terminal sa PC, igaguide ko naman po kayo kung paano itong gamitin. Navigation muna po tayo and then mamaya yung sa mobile phone. So ito po yung magiging basic na itsura ng MT5 app pag na-download nyo muna po siya sa broker nyo. No? So every broker magpo-provide po yan ng link kung saan nyo po madadownload yung MT5 terminal. So nilagin ko po yung account ko ng XM. Ayan, makikita nyo po XM Global MT5. Nandito po yung account number ko. And then navigation muna po tayo. Etong malaking area na po ito, dito nyo po, dito po kayo magte-technical analysis at dito po kayo magba-buy and sell. Okay? So, meron pong tatlong part na importante lang po dito. Ito po yung tinatawag nating market watch. Itong nasa left. Okay, market watch. Ito po, dito po kayo maglalagay ng mga pair. Kung ititrade nyo po yung USD/JPY, gold, silver, bitcoin, at kung ano pa yung gusto nyo. Take note, pag naka-gray po siya, hindi po siya tradable kasi mali po yung symbol. So, i-right-click nyo lang po siya and click nyo lang po yung symbols. Okay, and then makikita nyo po dyan kung ano yung mga pairs na pinoprovide ng broker. So let's say gusto ko pong i-trade itong exotic. So makikita natin, i-double click ko lang po yung exotic, Euro DKK, Danish Krone. At lilitaw na po siya dito sa left side. So dito naman po, always make sure that dito po sa right click, i-right click nyo po ito at ilalagay nyo po yung column at make sure na naka-check yung spread. Okay, kung makikita nyo po dyan, meron pong spread na column dyan. Ayun, spread. Iyan po yung kita ng broker sa inyo or yung distance kung magbabay po kayo, hindi po dun sa exact price na binabay nyo. Kung nagbay po kayo, aangat po yun ng konti. Iyon po yung parang sa money exchange, yun yung kita ng broker. So kung makikita nyo po dyan, this one is displayed in points. So this 11 is equals to 1.1 pip. Okay, ibig sabihin, if you buy and then the market moves 1.1 pip above, you're literally break even pa lang. So you have to make more than 1 pip to make money pag nagte-trade kayo ng Euro USD. So makikita niyo diyan yung Bitcoin, napakalaki ng spread, no? 7,466. So malaki po talaga yung spread ng Bitcoin and makikita niyo sa exotic pair, napakalaki po ng spread, 384 kasi exotic nga po ito, low liquidity lang po ito. Okay? So wala po akong kilalang nagte-trade po ng mga exotic pair. Okay? So again, right click, symbols, dyan nyo po makikita yung mga pairs na pwede nyo i-trade. Pwede kayo mag-trade ng mga majors, minors, you know, cryptocurrency, derivative, cash, futures, at kung ano pa yung ino-offer ni broker sa inyo. So yan po yung market watch. Number two, yung navigator. So dito nyo po ilalagay yung account nyo. Pag-click nyo po yung, right click nyo po yung account, pwede nyo na pong i-log in yung account nyo sa MT56. At kung hindi nyo po makita yung server nyo, click nyo lang po yung open an account and then i-type nyo po dito yung company nyo. And then it should appear dito po sa pinaka-baba. Okay? So, yun lang po yung kailangan natin dito. Mga indicators, kung gagamit po kayo ng indicators, tsaka na po natin pag-uusapan yan. And then, yung pinaka-baba po, ito po yung tinatawag na toolbox. Ito. Yung may balance, equity. Okay? So, kung hindi po nag-a-appear tong tatlo na to, i-click nyo lang po yung view. Nandito po yan. So, market watch, ang hotkey niya is Control M. Navigator, Control N. And then, yung toolbox is Control T kung gusto nyo po gumamit ng shortcut. So, pag click ko po yung toolbox, mawawala. Okay? Pag view ko at click ulit yung toolbox, lilitaw po siya. So, baka kasi ma-X nyo tapos hindi nyo alam kung saan po pulutin, ganun po maglagay nun. So, ito lang po yung tatlong importante. So, kung magbubukas po kayo ng chart, i-right-click nyo lang po yung chart. And then, click nyo lang po yung chart window. Ayun, nagbukas na po siya. Okay? Easy? Okay. Now, dito naman, you can open as many chart as you want. Ngayon, meron akong sample dito. Kasi pag default nyo pong dinownload yung app, ito po yung lilitaw. Ang pangit. So, gagawin po natin red and blue. Okay? Red and blue. Okay? The first thing that you should do is ito pong shift end of the chart from right border. Ito. Okay, ito. Click nyo lang po yan. Yun yung una. Dapat lagi pong nakaklik po yan, ha? And then, i-right-click nyo po yung chart and click nyo po yung properties. Okay, yung properties, silitaw po dyan. So, ibig sabihin, gusto natin yung bar up, blue, and bull candle is equals to blue, bar down is to red, and bear candle is to red. Okay, and then click lang po natin yung okay. Ayun. Okay? Yung pag-zoom in po, meron po tayong plus and minus po dito.
ito po yung plus, ito po yung minus, or you can use your keyboard plus and minus. You can also use your keyboard. Okay? And then, the last thing, right-click nyo po ito and then off nyo po yung grid kasi para sa akin, ang messy kasi pag may grid. Okay? Click nyo lang po yung grid. Ayun. Okay? So, makikita natin, medyo mas malinaw na siya kesa dun po sa default na ganito. Yung green lang tsaka white. Okay? So, para sa akin, ito, mas nakikita mo yung price action, no? So, punta muna po tayo dito sa taas. Ito po yung tinatawag natin time frame bar. So, kung makikita nyo ako, ang pinaka-lowest time frame ko po is 15 minutes. So, minsan lang po ako nagpa 5 minutes but never po ako nagwa 1 minute. So, you can toggle in yung time frame na gusto nyo and then mapupunta po siya dun sa time frame na kinlik nyo. At kung wala naman po yung time frame na gusto nyo, i-right-click nyo lang po yung toolbar and click nyo lang po yung customize. Pagka-click nyo po ng customize, ayan, pwede na po kayo mag-insert and then pwede rin po kayo mag-remove ng time frame. Okay? So, ito naman pong square na button na to, yung lahat po ng chart na binuksan nyo, mabubuksan. Okay? And then, i-double click nyo lang po yung ulit yung gold para mapunta po ulit kayo sa gold. And make sure na naka-on po itong shift end. Okay? So, kung mag-order naman po kayo, ito po yung new order kung mag-buy and sell po kayo. Pero, meron pong mas mabilis dyan, ito pong quick trade. So, paano pong i-enable yan? Click po natin yung tools, options, and punta po tayo dito sa trade. And then make sure na naka-on po yung one-click trading. Okay? So, pag na-click through, accept nyo lang po at lilitaw na po ito. Dito nyo po enter yung lot size nyo. For example, 0.01. Ayan, dito po yan. Okay? So, click nyo lang po ulit ito. Mawawala. A-appear. Mawawala. A-appear. Okay? So, dito, ito yung kumbaga parang volume ng ano. Hindi ko na po yung ginagamit. Okay? So, yun lang po. MarketWatch, Navigator, and toolbox, and then i-change nyo lang po yung chart nyo sa mas malinis. Ngayon, bahala na kayo kung anong kulay po yung gusto nyo. Okay? So, dito po sa file, punta po tayo sa file. Okay? Pwede kayong mag-open ng account. Pwede kayong mag-login to trade account or web trader. View. Ayan po. Ito mo yung view kanina natin, mga toolbars natin. Okay? Insert. Kung mag-insert po kayo ng mga indicator na i-discuss natin sa mga susunod na video kung ano yung mga tamang indicator na gamitin. Okay? So, aside from that, halos wala na siguro. Okay, that's it. Okay, so tingnan natin kung meron pa tayong na-miss. Okay, ito pala, very important, yung crosshair, control F. Dito nyo po kasi makikita kung ano yung price. Ayan, so makikita nyo po kung saan po yung mga levels. Yan, makikita nyo, as I move this, the numbers on the right side actually moves as well. Okay, ito naman, line, kung gusto nyo po maglagay ng line, and you can click delete if you want to delete. Ito naman is a triangle if you want to create a support and resistance. So overall, yun po yung pinaka basic ng MT5 app dito sa Windows. Okay? So pasok naman po tayo sa mobile. So punta muna tayo ngayon dun sa mobile version ng MT5 for Windows. No? So ito naman for your app. So you can download this on your Apple or Google. Ito lang po yung hahanapin nyo. Icon. So yon, MetaTrader 5. So punta po tayo sa MetaTrader 5 and then i-guide ko po kayo kung ano po yung mga buttons na yan at paano pong gamitin etong app na to. So una nating makikita is meron siyang 5 buttons sa pinakababa. Okay, punta po tayo sa settings at dito po, pag click nyo po itong name ko, dito nyo po ilalog in yung account nyo. Okay, click po natin yan. Kiklik ko po. Yan, ito po yung cellphone, kiklik ko po at mapupunta po tayo dito. Dito nyo po makikita yung plus button kung saan hahanapin nyo yung server nyo o yung broker nyo kung saan nyo malalog in yung account nyo. Okay, so kung mali po yung password nyo dyan, malalagay po dyan invalid password and kailangan nyo pong i-check. So dyan nyo po makikita yung company name or server name. Okay, so yun lang po yung sa settings natin. Okay? So aside from that, wala na pong kailangang gawin po dito. Okay? Punta po tayo sa history. Okay? Ito po yung history ng mga trade nung account nyo po na ginamit. So this is my sample account, demo account. This is my small account. Ayan, nag-profit lang po ito ng $155. Kasi ito po, pinapa-copy ko po ito sa mga copiers ko sa Excel. Ngayon po dun sa trade, dyan nyo po makikita yung balance nyo at equity nyo. Tsaka yung mga open position nyo, yung mga buy or sell nyo po. Okay?
So yun po yung mga trade, okay? And then sa chart naman, yung katulad sa MT5 for Windows, dyan yun po makikita yung chart, yung katulad ng ginagalaw nyo. So makikita nyo dito, pinalitan ko po yung kulay ng bearish candle na dilaw, and yung bullish candle ko naman po dito is blue, okay? Punta muna po tayo sa quotes, okay? Yung quotes, ito po yung parang market watch dun sa MT5 for PC, yung pinakita ko po previously. So dyan nyo po makikita yung, ayan, for example, yung gold. So makikita nyo po dyan, may nakalagay po dyan gold, and then meron pong 40, 41, 36 na nag-change. Yan po yung spread ng gold as of now kasi New York session po ito. Okay? So dito naman pong enter symbol for search. Ayan, makikita nyo po dyan yung katulad ng market symbol sa MT5 for PC. Ayan, so pwede kayong magdagdag. Click nyo lang po yung plus kung ano po yung gusto nyong pair na i-trade. So kung gusto nyo na pong mag-delete, gusto nyo naman pong mag-delete ng pair, click nyo lang po itong right, upper right pencil. Ayan. So ayan, pwede nyo na pong i-delete to. Ayun. Okay? So ayun, na-delete na, no? So ngayon, paano tayo magpe-place ng trade, etc. Ito pong H1 sa taas. Okay, itong H1 sa taas na nakalagay, ito po yung time frame natin. Okay? Time frame, pag kinlik nyo po yan, ayan po, M15, M30, H12, H3, H4. Pwede nyo pong i-click yung tatlong button sa top right. Ito, i-click ko po, no? Yon. So, dyan po kayo pwedeng magdagdag ng time frame. I-hold nyo lang po yung time frame na gusto nyo pong i-add. Okay? So, dito naman po, makikita nyo, pwede ko pong i-pinch, zoom in, zoom out, ipipinch nyo lang po yung screen nyo. Okay? Yun po, ganun po mag zoom in and zoom out sa mobile phone. So, pinch nyo lang po yung screen to close, to zoom out, and then zoom in, pag ganun po yung zoom in. Okay? So, dito naman po, yung top right po nitong screen na to, ito pong nakikita nyo to, okay? Diyan po kayo pwede mag-place ng trade. Lalabas po ito ng sell or buy. Nasa right po yung buy at sell po yung sa left. Diyan po yung lot size yung sa gitna. Okay? So, yun po, no? So, aside from that, ito po cursor lang to para makita yung mga prices. And then, dito po yung mga indicators natin, yung tinatawag na F. Yun po yung indicators natin. Okay? And then, ito po yung mga objects kung gusto nyo pong magdagdag ng lines, etc. Okay? So, yun po, makikita nyo, kanina positive po yung balance natin and bumaba po yung gold. At dahil nakabuy po ako, no? Dahil nakabuy po ako, nag-red po yung position ko. Ibig sabihin po ng red, ito po yung tinatawag nating drawdown. Okay? So, kanina blue po yan and profit ako. So, possible matalo po tong trade na to dahil po yung candle nagiging bearish. Okay, so pag-uusapan po natin yung paano mag-trade, paano mag-close sa mga susunod na video. So this video, it's all about navigation nung app natin. So ito po yung logo, ito po yung icon, at ito naman po yung navigation pinakita ko po sa inyo. Okay, so I will see you next video.